Namerwisyo sa malaking bahagi ng Luzon ang lumaragasang baha at landslide dahil sa walang tigil na buhos ng ulang dala ng bagyong Enteng. Sa Antipolo City, pito ang napaulat na nasawi kabilang ang isang buntis. May report si Emil Sumangi. Wala ng buhay ng mga hukay ang ginang na ito matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Barangay San Jose sa Antipolo City. Siyam na buwang buntis ang babae, kasama niyang nahukay ang dalawang magkapatid na lalaki. Nagulat na lang po ako, yung pamangkin ko doon din natulog sa bahay na yon. Tumatakbo siya, sabi niya, tita, tulong, bakit? Sabi niya, nawawala na daw yung Ate Ella niya. Bakit nga nung nangyari? Sabi niya, wala na, naglandslide nga daw po. Tila nauka ang bundok kung saan galing ang lupang tumabon sa kanilang bahay. Bukod sa tatlong taga-barangay San Jose, may isa pang namatay sa Barangay San Luis dahil sa landslide. Tatlo naman ang nasawi matapos malunod sa pagbaha. Ang bahagi naman ng Barangay de la Paz, nagmistulang ilog. Nalubog sa rumaragas ng tubig ang isang puting sasakyan. Kulay putik naman ang tubig na umaagos sa Cogyo Village sa Barangay Bagong Nayon. Sa Barangay Lagundi sa bayan ng Morong Rizal, nagdulot ng hanggang baywang na baha ang magdamag na ulam. Nagtataka rin kami kasi alam namin, hindi naman kami binabaha ng ganito. Simula pa. Tapos nung bigla nga lang na nagkaroon ng mga subdivision na dyan, sa taas, sa bundok, ayan na, umpisa na yan. Doon na kami nangangamba. Sa kasagsagan ng ulan, nasira ng tubig ang ilang bahay malapit sa Tanay River. Kabilang sa mga natangay si Mika Tolosa, bukas ipagpapatuloy ang search operations para sa kanya. Ito po ay tinangay kasama po ng kanyang bahay. May kukunin po siyang gamit sa supposed to be. Ngayon, hindi na po siya nakabalik. Sa lakas naman ng agos ng tubig mula sa katabing ilog, nauka ang ilalim ng kalsadang ito. Sa Barangay Silangan sa San Mateo Rizal, isinara na ito sa mga sasakyan. Ayusin agad yan. Iko-convert ito into culvert type na bridge. Tuluyan namang bumigay ang riprap na ito sa Las Piñas, Zabote River Drive. 10 sa 20 barangay sa Las Piñas ang binaha. Dama rin ang lakas ng ulan at hangin sa Pasay City. Sa Maynila, pinatumba ng malakas na hangin ang isang puno at poste sa bahagi ng Roas Boulevard. Binaha naman ang isang bahagi ng Baseco Compound. Umabot din sa kalsada ang tubig mula sa Manila Bay dahil sa lakas ng hampas ng alon. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malaking bahagi pa rin ng Felix Avenue sa Cainta, Rizal ang baha hanggang nitong gabi. May mga dineploy ng truck ang LGU pero marami pa rin commuter ang lumusong para makauwi. May report si Nico Wahe. Makisam na pong porsyento ng Barangay Santo Domingo dito sa Cainta, Rizal ang lumubog sa baha dahil sa pananalasa ng bagyong Enteng. Ayon yan mismo sa kapitan ng barangay na si Kapitan Janice Taksagon. Umabot pa nga sa lagpas tao ang baha sa ilang subdivision dito. Alas 5 ng hapon kanina pero ganito pa rin ang sitwasyon sa Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal. Marami ang nahirapang sumakay. Maraming galing sa trabaho ang nakisakay sa truck ng lokal na pamahalaan para makauwi. Sa Felix Avenue, maraming naglalakad para makauwi. Malalim po yung tubig. Problema, wala po kami pagkain. Tumukong kami hanggang baywang po yung tubig. Lubog din sa bahang ilang subdivision. Sakay kami ngayon ng rescue truck nitong Barangay Santo Domingo dito sa Cainta, Rizal. Ang inililibot namin ngayon ay yung Ville East Subdivision kung saan mula raw kaninang alas 10 ng umaga ay lagpas tao ang baha. Ngayon, alas 6 na pasado ng gabi, medyo bumaba na. Nasa bandang baywang at dibdib na lang yung baha rito. Maraming residente hindi alintana ang gadibdib na baha para lang makabili ng pagkain. May iba na nakasakay sa bangka at mga makeshift na pampalutang. Sa junction po, bumili po ng ulam. Wala na po kaming stock sa bahay. Titingnan ko po yung motor ko dyan sa labas. Hindi ko po alam, baka tinangay na ng baha eh. Bukod sa mga bahay, may mga sasakyan ding lubog sa baha. Inilubog na naman halos ang 90% ng aming nasasakupan dito sa Barangay Santo Domingo. Mas nagpabaha pa raw ang pagguho ng ilang perimeter fence sa Cainta. Naging cause ng pagpasok, ng mabilis ang pagpasok ng mga tubig baha dito sa area ng Cainta. Meron isa sa Village East, meron sa Barangay San Isidro.
Maki, mayroong tatlong evacuation center ngayon dito sa Barangay Santo Domingo kung saan 17 pamilya ang pansamantalang tumutuloy. Maki. Maraming salamat, Nico Wahe. Naramdaman sa Aurora ang hagupit ng Bagyong Enteng nang maglandfall ito sa Bayan ng Kasiguran. May report si Ian Cruz. Ganito katindi ang hagupit ng Bagyong Enteng sa Kasiguran Aurora nang maglandfall kaninang hapon. Sa lakas ng hangin, bumagsak ang lonang ito. Malalaki ang mga alon. Wala ng kuryente simula pa umaga. Marami ang nakikicharge ng cellphone sa munisipyo. Sobrang lakas po siguro ng hangin. Tsaka yung ulan po, nagsanip parang mag-ipo-ipo po yung ulan. Brown out po. Tsaka kailangan may communication sa mga kapatid para malaman nila yung sitwasyon po dito. Sa bayan naman ng Dinalungan, inalis muna ng mga mangingisda sa laot ang kanilang bangka. Ilang puno ang bumagsak sa highway. Report na rin po ibang barangays po natin na affected na po yung mga crops po nila, kagaya po ng mga palay, mais, mga ganyan po. Nagsitumbahan na sir. Sa San Fernando, La Union, naranasan ang malakas na ulan. Ilang kalsada ang binaha. Nagsilikas naman ang ilang residente ng Marilao, Bulacan dahil sa baha. Lagpas tao ang baha sa ilang parte ng Barangay San Jose Patag sa bayan ng Santa Maria. Patuloy ang pagbabantay ng mga taga-barangay para pigilan ang mga taong gustong tumawid. Nagpakawala naman ng tubig ang Bustos Dam matapos itong lumampas sa spilling level. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagdeklara na ng state of calamity sa Naga City, Camarines Sur dahil sa malawakang pagbaha. May report si James Agustin. Isang bayang inanod sa Labo River sa Camarines Norte. Wala namang nasaktan dahil walang tao sa bahay. Isinailalim na sa state of calamity ang Naga City, Camarines Sur dahil sa malawakang pagbaha. Nagulat nga po kami kasi po ilan baha naman po dito, hindi naman katulad dati. Ngayon po talagang napakabilis po talaga. Ayon sa lokal na pamahalaan, ngayon lang nila ulit naranasan ng ganitong kalalang pagbaha sa nakalipas sa tatlong dekada. Kasabay pa noon yung high tide kasi meron tayong ilog, yung Bicol River. Ito ay konektado po ito sa San Miguel Bay. At may panahon po na mataas yung level ng tubig. Kinumpirma ng LDRMO na dalawa na ang nasawi dahil sa bagyo. Isang lalaking na kuryente at isang siyam na buwang sanggol na babae. Sa bayan ng Milaor, abot dibdib na ang tubig. Bangka muna ang ginagamit ng ilang residente. Binulabog naman na rumaragas ang baha at malakas na hangin ang bayan ng Pio Duran sa Albay. Inilikas na ang ilan para sa kanilang kaligtasan. Wala nang ulan pero hanggang bewang pa rin ng tubig sa Lopez, Quezon. Hindi na kayo magpapa-rescue talaga? Alagang ano na? Sige. Saka malaki na yung ano, saka sila nagpapa-rescue. Saka malalim na doon naman po kami nahihirapan na. At iwan ng rescue na. Maraming bangka naman ang nawasak sa bayan ng Alabat. Isolated naman ang malaking bahagi ng Mabitak, Laguna dahil sa hanggang bewang na baha. Umapaw ang Mabitak, Santa Maria River. Mga umapaw na irigasyon naman ang nagpabaha sa Pila at Santa Cruz. Apektado pati mga Itikan at Babuyan. Sa Cebu City, patay na ma-recover ang 17-anyos sa babae mula sa gumuhong pader at riprap. 5 ang nasugatan, 8 bahay ang nasira. 2 naman ang nasawi habang 4 ang nasugatan sa landslide sa Biri, Northern Samar. Ayon sa Office of the Civil Defense, Eastern Visayas, halos 20,000 ang apektado ng pagbaha at pagguho ng lupa sa buong rehiyon. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa't kalahating milyong piraso ng laptop, libro at iba pang gamit ng DepEd ang 4 na taon na umanong nakatenga. Isiniwalat yan ni Secretary Sonny Angara sa pagdinig sa Kamara para sa hinihinging budget ng DepEd para sa susunod na taon. Humingi na raw sila ng tulong para may alis sa mga gamit sa warehouse ng kanilang logistics provider. Tinalakay rin sa pagdinig ang paggamit ng 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd noong panahon ni Vice President Sara Duterte.
Pero sabi ng DepEd, hindi nila alam kung paano ito ginamit ng dating liderato ng DepEd. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng Vice Presidente sa mga issue na lumabas sa pagdinig. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.